Good morning everyone and welcome po dito again sa RA Fuentes Apologetics page. At kayo po ay manunood ngayon ng bakit nasabi po natin na ito pong Calvinism ay cultic at heretical at hindi po ito sa Biblia. Ito po ay alamin po natin ngayong umaga at pakishare po sa ating video ngayon para po sa ating mga kapatiran o kaya sa ating kaibayo o kahit man lang sa mga Calvinism dyan or mga Calvinists na naniniwala sa Calvinism tulip, yan po ay ating i-share po sa kanila para po ito pong mga ganitong tao po ay makorek po sa tamang aral or maibalik sa tamang aral sa Biblia. Kaya good morning po sa inyong lahat once again at dito po tayo manunood ngayon. Kung kayo po hindi pa nakapag-follow o kaya nakapag-like sa ating page, paki-like, follow, and share na lang po. And also sa ating YouTube channel, the same po na name, paki-search na lang po ninyo. So ang tema po natin ngayong umaga ay bakit po natin nasabi na cultic at heretical po ang Calvinism na doktrina, itong TULIP, T-U-L-I-P, at iyan po ang ating pag-aaralan. Ngayon po mga kapatid ay meron po tayong apat na rason, apat na punto. Okay, meron pong apat na punto. Bakit po natin nasabi na unbiblical o kaya heretical at cultic po itong aral ng Calvinism o itong kilala sa tawag na TULIP or T-U-L-I-P? Yan po ang ating sasagutin ngayong umaga. Kaya dyan lang po kayo at kayo po'y makikinig sa ating pag-aaral ngayong umaga. Unang rason po ay una i-share ko lang po sa inyo itong screen para po mayroon po tayong batayan sa Biblia. Ang atin pong batayan mga kapatid ay Biblia. Kaya masabi natin na hindi biblical po itong Calvinism dahil po sa mga rason, apat na reasons, apat na puntos bakit nasabi natin na itong Calvinism tulip doctrine ay heretical or ito'y cultic o kaya hindi aral ng Diyos o sa Biblia. At ito din po ay hindi aral ng mga apostol lalo na sa Panginoong Hesukristo. Kaya ito po ay ating pag-aaralan. Unang-una po, ang Calvinism ay hindi sa Diyos. Ito'y cultic at heretical dahil ito po ay nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Ang sabi po sa talata dito sa Biblia, 1 Corinthians chapter 15, dito po nahayag ang totoong ebanghelyo or tunay na ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 15, 1-4, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Iyan po malinaw na diniklara ng Apostol Pablo at binigyan po tayo ng kaalaman kung ano po ang tunay na ebanghelyo sa Biblia. Ang sabi pa dito na verse number 3 na ito po that how Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried and that he rose again the third day according to the Scriptures. Alamin po natin mga kapatid bakit po yung four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, ito po'y tinawag na four Gospels. It is not because nagtuturo po ito ng birth of Jesus Christ. Hindi po, dahil dalawang aklat lamang po ang nagtuturo doon po sa apat na Gospels. Pero silang apat po ay nagtuturo ng death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya sila po'y tinawag na four Gospels. Andito po ang Gospels na nasa Biblia. Ito po, ito po ay gospel. The only gospel in the Bible. That gospel is how that Christ died for our sins, and that is according to the Scriptures. And that he was buried and that he rose again the third day according to the Scriptures. Malalaman po natin ang ebanghelyo according to the Scriptures. Alright?
At ito po mga kapatid ang sabi sa warning ng Apostol Pablo, ang sabi po dito sa Roma, Galatia 1:6, ang sabi, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Ito pong yung warning mga giliw na mga tagasunod at na nanonood ngayong umaga. But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Kahit ang mga apostol man, o kahit anghel man yan galing sa langit, kung yan po'y magtuturo ng ibang ebanghelyo, ay matakwil or accursed, let him be accursed. Bakit po natin nasabi na ang Calvinism nagtuturo po ng ibang ebanghelyo? Dahil unang-una, yun pong ebanghelyo dito sa Biblia ay malalaman natin according to the scriptures, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. Yung mga paniwala natin ay nasa Biblia kasama po itong gospel, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Malalaman natin sa pamamagitan ng scriptures or Biblia. Pero ano ba ang itinuturo ng Calvinism? Ang Calvinism po ay meron po silang ibang ebanghelyo. Ang ebanghelyo po ng Calvinism ay walang iba kundi yung election. Ano ba ang kanilang ay itinuturo patungkol dito sa election? Nagtuturo po na ang Diyos po ng Calvinism, ang Diyos po ni Calvin ay meron na pong pinili before the foundation of the world. Take note, before the foundation of the world, bago pa na itatag ang sanlibutan, bago pa na ipanganak ang mga tao, meron pong pinili ang Diyos ni Calvin, itong Diyos ng Calvinism, na maliligtas o kaya sasampalataya sa kanya. So meron pong pagpili. Ibig sabihin po mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, kung yaong pong mga iilang tao na pinili ng Diyos ng Calvinism o ni Calvin, kung yan po ay totoo, then yan po yung ebanghelyo. Ano ba ang ibig sabihin ng ebanghelyo mga kapatid? It is good news. Ang sabi po dito sa ito gospel sa Greek ng 2098, good message, that is the gospel, good message. So the good message there sa Calvinism, kung ikaw ay pinili, okay, kung hindi po kayo pinili, ay that is itong death, burial, and resurrection of Jesus Christ, wala pong kwenta po sa iyo, wala pong kwenta ito sa mga taong hindi pinili. Kaya they have a different gospel kasi po ang pagpili po doon po before the foundation of the world according po sa kanilang turo, yan po yung kanilang good news. Yan po yung kanyang message. Dahil ang mga pinili dito lamang po ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa Calvinism, ay itong gospel na ito ay para lamang sa mga pinili na bago pa na ipanganak, bago pa na itatag ang mundo. Kaya they have a different gospel. At ito po ang catch sa kanilang sa difference po ng kanilang gospel. Ang ito po ang kanilang catch, ang sabi dito sa Biblia, according to the scriptures. According to the scriptures. So malalaman mo ang ebanghelyo sa pamamagitan ng scriptures. Pero sa Calvinism you can never know ko sa scriptures kung ikaw po ay pinili o hindi. Hindi mo po malalaman yan. Kaya sa Calvinism, they have a different gospel, election ang kanilang gospel the moment that ikaw, kung ikaw po ay isa sa mga elect, that is a good news because ikaw po ipupunta sa langit, infallibly po yan. At wala na pong, mistake dyan. The moment na yung mga pinili na ng Diyos ni Calvin ay sigurado po yung maliligtas, infallibly po yon the moment na sila'y maipanganak at madinig po nila itong gospel na nasa Biblia. So ang good news po ng Calvinism ay yung ebanghelyo nila ay election. Kung ikaw ay pinili, yan po ay good message. Pero kung hindi ka pinili,
etong namatay ang Panginoon Jesucristo for our sins according to the scriptures, buried and rose again, wala pong kwenta ang lahat na ito. Kaya Calvinism preaches another gospel, kaya sila po ay ito pong Calvinism ay accursed. Kahit pa anghel pa itong nagturo po dito. Number two na reason, the Calvinism has different gospel. Number two na reason, bakit po heretical at cultic po itong Calvinism na doctrine ng tulip. Not only they have a different gospel, but number two, they have a weird, different, eternal security. Ang eternal security po ng nasa Biblia ay ito. Ang sabi po sa Galatia, sa Epeso 1 hanggang 13, the Bible says, "In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise." So ang eternal security ng believers, it will start when you believe the gospel of truth, the word of truth, the gospel of your salvation, because after you believe, you will be sealed. And the promise of the Holy Spirit, which is sealed to those who believe, that is the earnest of our inheritance. Diyan po manggagaling, mga kapatid at mga kaibigan, ang sabi po dito sa Juan 10:27 at 28, ang sabi po dito, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish." Yan po yung eternal security sa Biblia. The moment that you become a sheep, okay? If you are a sheep, how to become a sheep, mga kapatid? Ay ang sabi po sa Biblia dito sa John chapter 1 verse number 12, "But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name." Kaya magiging son of God ka, adopted son of God ka, kung ikaw po'y tatanggap at sasampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang figurative po sa mga anak ng Diyos, yan po'y tinatawag natin na sheep. Kaya if you are a sheep of the Lord or a sheep of Jesus Christ, you will hear his voice and he knows you and you will follow him. At ang eternal security dyan, "I give unto them eternal life, and they shall never perish." Ayan, yan po yung eternal security. Ito pa, yung eternal security. Sana ay maging anak ka ng Diyos, because here in Romans chapter 8, verse number 16, "The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs of Christ." Kaya tayo po ay eternally secured because we are in Christ. The moment that you are in Christ, you are eternally secured. Merong Holy Spirit. And then the Holy Spirit, ladies and gentlemen, ito po ay ipinangako ng Panginoong Hesukristo. Verse number 39, "But this spake he of the Spirit which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because Jesus was not yet glorified." So yan po ay matatanggap sa pamamagitan po ng pananampalataya. Ayan, so that is our security. That is the security. In fact, ang sabi pa sa First Corinthians, let's see, in Second Corinthians chapter 5, meron pa, ayan o, sabi pa dito, "Now he that hath wrought us or for the same thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit." Sa pamamagitan ng pananampalataya. There's so many verses about that. So the moment that you believe in Jesus Christ, you are in Christ. You are in Christ. At ang sabi pa dito sa Ephesians chapter 2, ito po ang sabi ng talata, "But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ." Ang sabi pa dito, "that at the time you were without Christ." So the moment na hindi ka pa mananampalataya kay Kristo, you were without Christ. You are alien from the commonwealth of Israel, strangers from the covenants of promise, without hope, having no hope, without God in the world.
But now in Christ Jesus. But now in Christ Jesus. So you will be in Christ the moment that you believe. And that is the starting point of our eternal security here in the Bible. Pero ano ba ang eternal security ng Calvinism? That is weird, unbiblical, hindi po sa Biblia, and very occultic and heretical, because their eternal security is outside Christ. Bakit po natin nasabi yon? Naniniwala po sila na before the foundation of the world, ang mga elect ay, ang Diyos ng Calvinism ay meron pong ipinili na, tinatawag na elect. Meron pong choosing doon po sa eternity past. So in eternity past, mga kaibigan, lalo na po sa mga kababayan natin, no, ang sa eternity past, yung mga elect po, that is secured. Tanungin niyo po sila, yun bang elect, meron pa ba silang pagkakataon na pupuntang impyerno? Ay wala na po. The moment that you are elect, ang Diyos po ang gagawa, infallibly po yan, para po maligtas po hanggang yan po'y mamatay na ang elect. So yung pong elect ay eternally secured, of course. Kasi wala na pong chance na maimpyerno po yung elect. Ang tanong, kailan ba nag-elect? Before the foundation of the world. So before the foundation of the world, yung mga elect eternally secured. Hindi na pupuntang impyerno yon. Ibig sabihin, pupunta na yung langit, destined to heaven na yon sa kanila. Pero ang tanong, meron na ba silang Holy Spirit before they believed? Wala pa, according to the Bible. Ang tanong, are they in Christ? Nasa loob na ba sila ni Kristo? Eh ang sabi dito, napakalinaw, that at that time ye were without Christ. So merong time na without Christ ang tao. At ito pong before you believe, before you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, ye were without Christ. Papaanong eternally secured ka if you are outside Christ? Diyan po natin malalaman na ito po ay maling katuruan at hindi po biblical, cultic, at ito po ay heretical na teaching. Kaya ibang ebanghelyo, kahit dalawa lang itong reason na ngayon, ay enough na po ito na masasabi natin na i-reject po natin itong Calvinism tulip gospel, or I mean doctrine, that is because this is unbiblical, cultic, and heretical po na pumapasok ngayon sa mga churches. Reject this one because this is very dangerous at useless doctrine. Iba pang reason, not only Calvinism has different gospel, the eternal security of Calvinism is weird and biblical, outside Christ, kaya hindi po totoo. Number two, the Jesus of Calvinism is different Jesus. Bakit po? Kasi po yung Calvinism na Jesus, mga kapatid at mga kaibigan, kababayan, ay namatay lamang po sa iilang tao. Pero napakalinaw po ang Biblia. Kung atin pong sasanggunin ang Biblia, ang sabi po dito, for God so loved the world. Ito po yung mga tao that He gave His only begotten Son. Okay? Because of that love for the world ng Diyos, yan po, ibinigay po ang kanyang begotten Son. Yung world na yan ay sasabihin ng mga Calvinists na yan po ay world of believers. Mali po na world of believers yan. Because kung yan po ay world of believers, bakit sinabi po that whosoever believeth in Him? Meron bang unbelievers sa world of believers? Pipilipitin nila, pero alam natin that for God so loved the world is He loved the world, which is lahat po ng tao sa mundo, individual. Kaya He gave His Son, Jesus Christ. So ngayon, mga kapatid, ito po yung Jesus. Siya po ay namatay. Ito po ang sabi sa Biblia, sa 1 Timothy chapter 2. Sabi dito, I exhort therefore that first of all, supplication, nag-freeze. Okay. Ang sabi po dito, I exhort therefore that first of all,
supplications, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. Be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Eh, ang sabi po niya dito, ito po ay gusto po niya mamatay po ang Panginoong Jesucristo. In fact, in yan po no, lahat po ang gustong maligtas ng Diyos. Gusto lang po niyang maligtas lahat, kaya binigyan po tayo ng pagkakataon lahat. At yan po yating titingnan mamaya. Ang sabi pa dito, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Okay? So we were yet sinners. Ang tanong, ang mga sinners, ito bang mga sinners? Ito bang sinners ay yaon lamang mga elect? Hindi ba sinners yung mga hindi elect? We are all sinners. Kaya Christ died for us. Because we pagka sinabing us, ito po talaga ay ito po yung mga believers, which is yun po yung in-address sa Roma. Pero ang punto po natin, we were in that while we were yet sinners. Hindi sinners. Kaya lahat po ang Panginoong Jesucristo, siya po ay namatay para sa lahat. Kaya ito po ay pambayad sa kasalanan. Kaya mga kapatid, ang sabi pa dito, kung pupuntahan natin ang John chapter 3, ito po ay salita ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya dito, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Makita po natin na yun pong paralel sa kay Moses na lifted up the wilderness. Yan po'y para sa lahat ng nakagat ng ahas. Hindi po pinili yung mga nakagat doon. Kaya kung titingala doon sa ahas, maliligtas or hindi mamamatay. Kaya it's offered to all. Ito din po ang Panginoong Jesucristo. Siya po'y lifted up para po whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya ito po'y ang Panginoong Jesucristo po talaga ay namatay po para sa lahat. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Yan po ay malinaw, no? Kaya makita po natin dito that he that believeth on Him is not condemned. Okay? But he that believeth not is condemned already. So hindi pa, yung mga elect na yon, hindi naman po yon nag-believe before they believe. Before they were unbelievers, kaya they are condemned. Pero when they believe, okay, ang mga taong nag-believe, they are not condemned. So it's very clear that Jesus Christ, He died for all. Kasi po, yan po yung provision sa atin para po maliligtas po yung sasampalataya. Kaya kung hindi ka sasampalataya, makikita po natin na ikaw po ay pupuntang impyerno kung hindi ka sasampalataya. Tapos sasabihin po ng mga Calvinist, ang mga pupuntang impyerno daw ay makasalanan. Kayo ang mga elect po ay makasalanan din po. Kaya hindi na po, but the moment that Jesus Christ died on the cross, hindi na po pupunta ang tao because of sin, kasi po lahat may pambayad na po sa kasalanan. Ang Panginoong Jesucristo binayaran ang kasalanan ng mundo. Ang sabi dito, the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So ngayon, dahil meron pong pambayad, hindi na po pupunta sa impyerno ang tao dahil po sa kasalanan, pero they will be judged because of sin. Pero ang pagpunta sa impyerno, ito po, yung pagsampalataya. So kung hindi mananampalataya kay Kristo, ay pupunta ka ng impyerno. Hindi mo sasabihin na pupuntang impyerno po yung mga hindi elect dahil sinners.
sinners din po yung mga elect. Tandaan nyo yan. Bakit kung sinners sila, bakit hindi sila pumunta ng impyerno? Kasi po sila elect. Ano? Hindi po sinabi na kung sasabihin niyo po dahil sila isasampalataya, eh yung pagsampalataya nila is gawain po yun ng Diyos daw. Dahil sila i-regenerate ng Diyos para sa sampalataya. So meron pong, ito pong number three, meron pong ibang Jesus. At ngayon, pang-apat, meron pong ibang Diyos itong Calvinism. No, iba po yung kanilang ang Diyos po na portray dito. Tingnan po natin po itong isang Diyos po na portrayed po ng Calvinism. Ang sabi po kasi ng mga Calvinist, mga kapatid, ay ang Panginoong ang sabi po kasi sa kanila, sa atin kasi malinaw po na ang Diyos ay wala pong respecter of persons, at yan po ay itinuro nga kahit ng mga ni Santiago, dahil ayaw po ng Diyos na may respect of persons. Sabi pa dito sa James chapter 2, basahin niyo lang po for the sake of time, meron pong meron pong respect of persons itong ginagawa ng mga believers. This should not be. Dahil sa Diyos ay hindi po respect of person. Wala po silang walang pagtatangi ang Diyos, lalo na po sa kaligtasan. Ngayon, sasabihin ngayon ang Diyos po ng Calvinist, okay? Ang Diyos po ng Biblia, He is good, He is just, He is justice. No? Yan po ay God of justice. Ibig sabihin po, pagka just, ang lahat na makasalanan, siya po dapat ay i-judge o siya po ay parurusahan. The Bible says, for the wages of sin is death. Yan po yung talata sa Bible sa Romans chapter 6 verse number 9. Kaya ang lahat po na dapat ay maimpyerno, lahat ng makasalanan, yan po yung justice ng Diyos. So hindi pwede na makaligtas diyan. So ngayon, dahil po ang lahat ng mga tao ay pupunta sa impyerno dahil lahat po ay makasalanan, nagbigay po ang Diyos ng paraan kung papaano po makaiwas doon sa hatol na yon. Kaya may pambayad po ang Panginoong Jesucristo na matay sa cross. So hindi po ang Diyos po ng Biblia, He is good, He is a good judge, He is justice po ang kanyang talaga. He is not injustice. Pero sa Calvinism, injustice po ang Diyos doon. Dahil lahat po ay makasalanan, pero iilan lang yung, ang karamihan pupunta sa impyerno, iilan ay pupuntang langit kahit lahat naman sila ay makasalanan. At sasabihin sa inyo ng Calvinist, ay, yun pong napunta sa impyerno, yan po'y nakatanggap ng justice. Yun pong napunta sa langit, yun po'y nakatanggap ng grace. Ay, mali po yun. Dahil ang pagpuntang impyerno at langit po ng tao sa Calvinism is doon pa po sa eternity. Ha? Doon pa po, hindi pa po sila naipanganak. Hindi pa po sila nakagawa ng kasalanan. Before the foundation of the world, ang pag-elect po ng Diyos ng Calvinist doon, ng Calvinism. Kaya hindi mo masasabing yung mga tao before the foundation of the world, the moment na pinili yon ng Diyos ng Calvinist, hindi mo masasabi that they are going to receive justice. Kasi po hindi pa nga nakagawa ng kasalanan. Lalo na po yung mga elect, they do not need grace because hindi pa po sila makasalanan before. Naging makasalanan lamang sila nung sila inaipanganak. Kaya hindi po lulusot yung justice and mercy. Okay? Yung justice and mercy, hindi po yun lulusot. Ang gandang pakinggan. Pero yan po ay talagang injustice po ang Diyos. Imagine, meron pong dalawang tao na dalawa ay puro makasalanan. Tapos yung dalawa ay pupunta sa, for example, sila po ay nakapatay, silang dalawa. Pupunta sa judge ngayon. Yun, ang judge po ay magko-condemn sa kanila because maraming witnesses at makita malinaw kayo mismo umamin dahil kayo ang dalawa ay makasalanan, then pupunta kayong makukulong kayo. Eh kung sasabihin ng judge, yung judge sasabihin noon na ikaw dahil pipiliin kita, bibigyan lang kita ng parol. Tapos ayan, hindi ka makukulong, tapos ito lang makukulong dahil hindi mo binigyan. O kaninong kasalanan 'yon?
Bakit binigyan po ng parol yung isang kriminal? Dalawa silang makasalanan. Yan po yung Diyos ng Calvinism. Lahat po makasalanan, pero yung iilan, bibigyan niya ng grace para hindi daw maimpyerno. Pero take note, yun pong aking illustration ay nangyari na, nagkakasala na. Pero mas grabe po itong Calvinism kasi po wala pa pong naipanganak, meron ng pinili sa impyerno, at yung hindi pinili, meron ng pinili papuntang langit, maliligtas, yung hindi pinili, of course, pupuntang impyerno yun. O, yun po yung different God ng Calvinism. Napaka-injustice po nito. Kasi po kung sasabihin lang nila, lahat naman tayo pupuntang impyerno eh. Kaya kumuha lang siya ng iilan. O diba? Bakit siya kukuha ng iilan? O kung siya po ay justice, ibig sabihin siya po ay just, good, pupuntang lahat ng impyerno. Pero bakit ba hindi matanggap-tanggap ng mga Calvinist na lahat po sana pupunta sa impyerno because of the love of God, ibinigay ang Panginoong Hesukristo na matay sa cross para sa lahat, para kung sino man sa lahat ng makasalanan, kung sino po ang sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, maliligtas. Yan po yung napakalinaw sa Biblia, na ang lahat ng mga tao ay meron pong merong pagkakataon. Why? Because of the love of God. But they have to go to hell because they are sinners. Lahat. No? Pero mga kapatid, nagbigay po ang Diyos ng paraan para hindi tayo pupuntang impyerno, pero you have to believe on the Son, Jesus Christ. Okay? You have to believe. Kaya dyan po natin nakikita ngayon, nalalaman po natin na ito pong Calvinism, mga kapatid, ay they have different God. Ito po'y injustice at saka hindi good judge itong God ng Calvinism. Ang Jesus po nila ay different because namatay lamang sa iilan, pero hindi po sa lahat ng tao. Ito pong gospel ng Calvinism is different gospel. Election ang kanilang gospel, hindi po death, burial, and resurrection of Jesus Christ. At ito pong eternal security ng Calvinism is different, weird, at cultic at heretical po ang kanilang eternal security. Imagine, they are eternally secured kung sila po'y pinili, outside Christ po ang kanilang pagka-eternally secured. Dahil sila po'y eternally secured, kung ikaw po ay pinili, pero hindi po kayo in Christ at that moment. You have to believe first, according to the Bible, you have to believe in order to be in Christ. Pero itong Calvinism, the moment that you are elect, hindi ka na pupuntang impyerno. The moment that you are elect, sigurado pong pupunta ka ng langit. Yan po yung katuruan ng Calvinism. And ang tanong, sila ba ay in Christ before they believe? Ayan, no? Secured na sila, pero hindi pa nag-believe at hindi pa, wala pa kay Kristo. Ganun po cultic at heretical po itong turo ng Calvinism. Kaya mga kapatid, ito po ay ating iwasan. Ito, kung kayo po ay mga Calvinist dyan, i-review niyo po yung aral na yan, because hindi po yan sa Diyos at hindi po yan ayon sa Biblia. Puro philosophical pero hindi biblical. Magandang pakinggan. Kaya mga kapatid, ito po'y sa lahat na ating mga diyan, wag po tayong magpapaloko sa ganitong katuruan. Ang kanila pong panglaban po dito ay dapat po nating tatandaan na ito lamang pong Ephesians chapter 1 verse number 4. At wag po kayong magpaloko dito, because by reading the verse itself, it's very clear. Kaya ito po, makapasok po sila dito po sa talata na ito. Kaya kailangan po nating intindihin. Ang talata na ito ay malinaw na, o kung babasahin mo sa verse number 3, ito pong mga kasunod, they are all blessing. Blessed us with spiritual blessings in heavenly places in Christ. So itong us na to ay mga believers. At ito pong kasunod ay mga spiritual blessings in heavenly places, that's in Christ. So if you are not yet in Christ, you are not included in these spiritual blessings. In fact, the Bible says, kanina binasa natin Ephesians 2,
you were without Christ. Okay? So before you believe, you were without Christ. So you are not in Christ before you believe. So if you're not yet a believer, do not consider yourself na in Christ. So in verse number 4, ang sabi, according as He hath chosen us. Itong He is the Father. Okay? Ito pong He is the Father. Tapos, chosen us is the believers. Pero meron pong position niya na in Him. Kaya yung pagpili ay sa nasa loob, nasa kay Kristo. Kung hindi ka kay Kristo, hindi ka kasama dito. Ah, ang nakikita ng mga Calvinist po is chosen us to be in Him. To be in Him, that is not in the text. Because kung ganun po ang pagkasulat, diyan po ang pagkasabi ng Apostol Pablo, that is correct, magiging Calvinist po tayo. Pero ito pong choosing na ito is nasa kay Kristo. Before the foundation of the world. Bakit before the foundation of the world? Because of the in Him. Because Jesus Christ is the Alpha and Omega. Before the foundation of the world, there is Jesus Christ. So itong chosen in Him before the foundation of the world, the center of this is this one, this phrase, in Him. So yung pagpili ng Ama sa ating mga mananampalataya is nasa kay Kristo. That before the foundation of the world, magiging holy and without blame before Him in love tayo. Hindi po that we should believe and be saved. Wala pong ganon. Walang talata na ipapakita po ang mga Calvinists. Kaya ito po'y gagamitin lamang nila para po makalusot po sila. Pero wag po nating kalimutan ang malinaw po dito. Kahit na sa Tagalog po ito, babasahin mo. Ang sabi pa, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya. Ayan o, sa Kanya. Bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Meron po sa Kanya. In Him. Kaya po, malinaw na ang pagpili ay nasa kay Kristo. Kasama ka. Kung ikaw po ay pinili, ikaw po ay in Him. Kung ikaw ay nasa kay Kristo, kasama ka. Pero kung hindi ka, kung wala ka pa kay Kristo, huwag mong sabihin na in Him ka because the Bible says, at that time you were without Christ. Without Christ. Being aliens from the commonwealth of Israel. Strangers from the covenants of promise. Having no hope and without God in the world. Kaya mga kapatid, mga kababayan at mga fellow, mga Baptists po, ito po'y ating i-share po sa kanila, sa mga kapatiran, para hindi po sila maloko sa ganitong aral because it is really different. Hindi po ito sa Biblia at hindi po suportado po ito ng Bible. Kaya ito po ay napaka-philosophical na approach ng pananampalataya. Pero kung titingnan po natin, ito po ay very unbiblical. Kaya we call it cultic and heretical teaching ng soteriology ng Calvinism. Imagine, apat po, the God of Calvinism is different God. Hindi po just ang kanilang Diyos, namimili po ng ililigtas na tapos yung mga hindi pinili ay pupuntang impyerno. Mga kapatid, hindi po yan ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia ay lahat pupunta sa impyerno, kaya nagbigay po ang Diyos ng paraan, the Lord Jesus Christ, para po tayo ay maligtas kung tayo'y sasampalataya. So sa biblical na view, okay, sa biblical na view, ang taong makasalanan pupunta sa impyerno na wala pong question, wala pong rason, wala pong lahat na tanong, siya'y pupunta sa impyerno dahil inireject niya ang Panginoong Hesukristo. Pero sa Calvinism po, pupuntang impyerno ang tao na kasamang makasalanan sa mga elect, pero hindi siya makasampalataya dahil hindi i-regenerate ng Diyos ng Calvinist. Kaya i-regenerate ng Diyos ng Calvinist ay yaon lamang elect from before the foundation of the world. Ayan po yung napaka hindi natin matatanggap. Number 2, the Jesus of Calvinism is different. The Jesus in Calvinism, mga kapatid at mga kaibigan, ay siya po'y namatay sa iilan, pero hindi po sa lahat. Pero mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa lahat. Dahil ba namatay ang Panginoong Hesukristo para sa lahat? Lahat ba ay ligtas? Ay hindi po. Dahil ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo, pambayad po yon sa kasalanan,
sa lahat ng sasampalataya. Merong kondisyon na dapat sasampalataya. At ganun din naman yung Calvinism. Kahit sila po'y elect na, sasampalataya pa rin para maligtas yun. Kaya hindi po dahil namatay ang Panginoong Jesucristo para sa lahat, lahat na maliligtas, hindi po ganun. Meron pong kondisyon na sasampalataya po ang tao dahil yan po yung kabayaran sa kanyang kasalanan. At meron pong justice doon dahil for the wages of sin is death. Kaya namatay ang Panginoong Jesucristo. The third is the gospel of Calvinism is different gospel. Election is the good news of Calvinism. If you are not elect, then that is not yung good news sa Bible na gospel that Christ died for our sins, that is not good news to you. Hindi po yan good news sa atin kung ikaw po hindi elect. Kaya wala kang good news according to the scriptures. Dahil hindi mo rin malalaman kung ikaw elect o hindi according to the scriptures, hindi mo rin malalaman yun. Kaya the gospel of Calvinism is election. If you are elect, that is good news. If you're not elect, ay yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ, that is not for you. Hindi po yun good news sa lahat ng tao, doon lamang sa mga elect kuno. So different gospel po yan. That is different gospel. The gospel in the Bible is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. He died for our sins according to the scriptures, buried, and rose again the third day according to the scriptures. Malalaman mo sa scriptures ang tunay na ebanghelyo. Hindi po haka-haka. Hindi pareha sa mga Calvinist na pagka ikaw ay Calvinist, manalangin ka na lang na isa ka sa elect. Dahil kung hindi ka isa sa elect, wala pong gamit. Hindi po para sa'yo ang death, burial, and resurrection of Jesus Christ. And you will never know. You will never know. Ito po sabi, the eternal security of Calvinism is different from the Bible. That is weird. And that is outside Christ. The moment that you are elect, doon po sa before the foundation of the world, you are eternally secured na maliligtas ka. So election, yung mga elect ay eternally secured yon. Hindi na yon, hindi na yon pupuntang impyerno. Tanungin mo sila. Yun bang mga elect, may chance pa ba yon maimpyerno? Hindi na. So they are eternally secured, but that is outside Christ. That is different from what the Bible is teaching. We are secured because we believe in Christ, we are sealed by the Holy Spirit, and then we are in Christ. Doon po nagsisimula ang ating eternal security. Pero itong Calvinists, hindi pa naipanganap, secured na sila kasi elect nga. And then ang God nila yung mag-work out sa lahat para maligtas po yung elect niya before the foundation of the world. Napakamaling aral po mga kapatid. Kaya yan pong mga apat na ating batayan na ito po'y ito pong Calvinism na ito po ay heretical at ito po ay cultic na doktrina. Huwag po ninyong paniwalaan. Kung kayo po ay napaniwala na, reviewin niyo po yung Biblia ninyo dahil wala pong supporting verse po itong Calvinism na ito. Okay? So ito pong ito po ang ating mga punto. Kaya kung kayo po ay mga Calvinist dyan na mga nanonood, sige, try niyo pong i-refute po yung po mga sinasabi natin. Dahil ito po ay napakalinaw sa Bible. Ito sa, i-try nga nating sagutin itong nagmamarunong na ito. Sabi ni Ian Dave Howe Abad, bagsak ka na naman sa grammar. Subject, verb with particular object, hindi mo naman alam. Ito po ay mga grabe po na mga pamamaratang. Ito lamang po yung kanilang mga ito lamang yung mga panlaban ng mga taong ito. Ang sabi po niya, gusto mo baguhin meaning ng Ephesians, hindi ko po binago. Napakalinaw po ng Ephesians 1:4. Okay? Ang sabi po, God is omniscient. He already knew who will believe and will not because in the same place He planned everything. Wala pong problema at hindi po issue ang Diyos ba. Alam ba niya sino yung sasampalataya? Hindi po yan issue. Ha? Ikaw naman pong hindi po nakakaintindi dahil wala pong sinabi na hindi alam ng Diyos. Yes, God is omniscient. Alam niya yung maliligtas. Alam niya yung hindi maliligtas. Pero it doesn't mean dahil alam niya ay magpili po siya ng iilan. No? Wala pong ganon. Ayan Dave
how abad ikaw po yung nawawala po sa iyong unawa. Dahil ang sabi po dito, hindi ko po, wala po akong binago para sa mga nakakaintindi ng Biblia. Wala po akong binago. Ang sabi po sa 1:4, according as He hath chosen us in Him. Napakalino po niyan. Ikaw yata yung hindi alam yung grammar dahil ang in Him, yung in na preposition na yan, it talks about position. It talks about, yan po'y gagamitin sa place. Kaya yung chosen us in Him po, hindi po sinabing to be. Dahil kung sasabihin natin ang pagpili before the foundation of the world, chosen us to be in Him sana. Eh bakit hindi to be in Him? O, ikaw po yung nagkamali sa grammar, wala po kayong grammar, simple grammar lang yan. Pero hindi naiintindihan, pero ito mananalita sila, tayo daw yung hindi nakakaintindi. Kahit sa Tagalog, ayon sa pagpili niya sa atin, sa Kanya, hindi po upang maging Kanya. Asan ang grammar po ninyo, mga Calvinist? Asan po ang grammar po ninyo? Dahil ang pagpili po, okay, ang sabi pa, kahit pa ano nating ipalusot na inyo mga Calvinist, mga wala po kayong unawa. Ang sabi po dito, blessed be the God of our Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ ang blessings. Itatak po yan, ipasok niyan sa utak at puso po ninyo na ang blessing na spirituals in heavenly places, spiritual blessings, that is in Christ. Ang tanong, in Christ ba kayo? Calvinist? In Christ ba kayo bago pa itinatag ang mundo? Bago pa kayo naipanganak? In Christ ba kayo? Walang grammar, no? Yan. So wala pong grammar, kahit napakalinaw na grammar na in Him, hindi nila matanggap at hindi nila maiintindihan dahil ang nasa utak nila, to be. Kasi po, kung kayun, yan po yung sinabi sa talata na to be, you were chosen in Christ, I mean chosen before the foundation of the world to be in Him, and that is correct. Tama sana kayo. Pero ang sabi kasi sa talata, na itong spiritual blessings na ipapahayag ni Pablo from verse 4 pababa, yan po ay mga spiritual blessings in Christ. Tapos papaano ka bakit ipasok mo yung sarili mo dito, Calvinist, kung in Christ ang blessings, bakit mo ipasok mong sarili mo that at the time ye were without Christ? Without Christ, tapos ipapasok mo sarili mo dito sa verse sa chapter 1, ay gumising po kayo mga Calvinist. Gumising po kayo kahit anong pang palusot po ninyo dyan. Ito na lang po yung argument ko kanina, i-refute po ninyo. Dahil wala po kayong ibang ma-refute, kundi hindi nyo alam ang grammar, wala kayong unawa, you don't understand. Calvinist is anti-God, anti-Christ, anti-Gospel, anti-Bible, pipilipitin ang Biblia, yan po yung Calvinism. Kaya mga kapatid, we are going to talagang inform our brethren, itong mga taong ito. Itong mga taong ito na they are wolves in sheep's clothing. They are not of God. They're trying to twist the truth in the Bible. And then wala po silang ma-encounter dito kundi puro lang po mga ad hominem. Kaya malinaw po na ang pagpili sa Ephesians is in Him at yan po spiritual blessings in heavenly places in Christ. If you are not in Christ, huwag niyong ipasok sarili mo diyan, Calvinist, dahil hindi po para sa inyo yan. Yan po para sa mga nasa kay Kristo. Also yung pagpili. Ayan. So, na po, malinaw po mga kapatid at wala po silang maibali dyan. Puro na lang po dito. So, I will greet na lang. We are done here. At yan na lang po. Ipasa na lang po, ninyo itong video na ito para makita po kahit yung apat na yon, yun po ay napapatunay na talaga na cultic at heretical doctrine po itong Calvinism. Joel Sunga, good morning po sa inyo. Good noon. John Kenneth, Tagalibdong, good morning.
Good evening dyan sa'yo, Crens Dolor Katibo. Ito. Tapos si yan si Ian Dave Jau Abad at salamat din na ito po'y nagko-comment dito pero wala po itong counter arguments. Jonathan Canoy, Tango Mar 2. Ayan si Mark Angelo Refill Eduarte. Tapos ano pa si Pastor Siegfried Masarin Diaz, nandiyan na po pero wala pa ring walang counter arguments. Puro lang po mga side comments at saka personal attack po yan or kana ayang tinatawag nating ad hominem. Jule Luis Calora, Ian Dave, ayan po, no? Si Joy Gitgetin, Gio Gitgetin, thank you. Sino pa? Brother Derek Viga at si Arivas Lea Jonix Chong, good morning. Pastor Robert Akagishi, Calvinism is, sabi, Calvinism is Antichrist. That is why they are twisting those verses. They're ignoring and neglecting Christ under salvation, of course. Salamat, John Louis Rubin. Ayan po, Junix Chong, without Christ. Ang sabi, David John Ventres, amen. Without Christ, papala, tapos in Him na, before the foundation of the world. Ayon. So, nagkabanggaan na po. Ganyan po ang Calvinism, kaya reject it. At yan po'y hindi natin talagang matatanggap dahil yan po heretical cultic na doktrina. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa po kayo naka-follow na at naka-share at lalo na po sa ating YouTube channel. Please subscribe also and share ang mga videos natin doon. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid at continue to read the Bible, study the Word of God at please share this video to your friends at relatives. Baka sila po ay maluko po nitong Calvinism na ito. Na ito po ay cultic at heretical doctrine na hindi na dapat tanggapin sa mga sangkas kakristyanuhan. Hindi po ito doktrina ng Diyos. Kaya maraming salamat, good noon po sa inyong lahat and then also enjoy your lunch.